Hi, Kat. Hello, Charmian May. Happy Sunday, everybody. Hi, Irish and Mama Vlogs. Hello, everybody. So, it is our third week of April. Hello, Diane. Have a blessed day, also. What is it already? Is it already? No, so it's the second Sunday of April. So I'm going to try to go libreng consulta every week this month for autism acceptance and inclusion. Pero questions are open to all topics that you want to know about speech and language and swallowing. Anything that I can answer, I will try. Good afternoon, Anna and Maranan Justine. Hello. Hello, Annalyn. Hello, Leslie. Salvi. Oh, Luna. Luna rin ang moron ko. Hello, another Leslie. Lalin Jane, Lenya, and Grace. Hello, everybody. Kung meron kayong tanong, alam nyo na, di ba? Kasi unahan lagi. Hello, Shirley. And hi, Jazz. Oh, meron na tayong question sa YouTube. But before that, sa mga hindi nakakilala sa akin, hi, I'm Teacher K. I'm a registered speech-language pathologist from Quezon City. Ang libreng konsulta ang ginagawa ko pong live stream ay hindi po katumbas ng assessment or ng therapy. Sasagutin ko lang po yung mga ilang tanong na posible meron kayo dahil nakakapansin kayo ng mga signs ng speech delay sa anak ninyo and other things related to speech pathologists. Hello, everybody. Hello, Jing and Tolentino. Okay, unahin ko nung question natin sa YouTube. Nabasa niyo pala last Sunday yung tanong ko about inferencing. Mabuti na lang po at pinanood ko ulit. Salamat po at in-apply ko na po kay sa anak niya. Yay! Kamusta naman? Nakatulong ba yung sagot ko? Next. Hello, Maiden. Magsa-7 years old na po ang LO ko. And now, ma'am, gusto ko po sana matanggal yung mga maglalaro niya ng mahahabang bagay. Like talits, slimming bag, anything po na mahaba. Anything po. Okay, so first, meron po bang diagnosis yung anak ninyo? Next, kahit hindi ko alam yun, this sounds like meron siyang certain preference for play styles and play teams. Tawag namin schema. Like, ano ba yung mga konseptong gusto niyang ginalaro? So, yung sa kanya is gusto niya ng mga bagay na mahahaba. Ang tanong ko na lang is, nakakasagabal ba ang paglalaro niya ng mga mahahabang bagay sa kailangan niyang ibang gawin? Or kung yun talaga ang play niya and allowed ang mga bata to have their free play. In fact, it is encouraged the way that they play. We should learn to respect all different types of play. So kung hindi naman nakakasama, yung gano'n, like hindi katakot na merong danger, like hindi naman ba niya linulunok yung mga mahabang bagay, o hindi naman niya pinupulupot sa liig niya, ang advice ko actually is to allow the child to play with these things. Kasi kung wala naman pong nasasaktan, baka dun siya nakakaluma. So, if hindi pa po familiar sa konsepto ng self-stimulatory behaviors, I discussed that in episode 69. Wait, nakalimutan kong i-prepare yung aking episode list. Hindi pala, hindi siya episode 69. Kala ko memorize ko lang. 59 pala. And this is a video about stimming where we see na there are certain behaviors or certain ways of moving our bodies or avoiding certain stimuli na ginagawa ng mga tao para maging mas komportable at kampante, mapanatag ang loob nila. And kapag komportable sila and they feel safe, mas nakaka-focus sila
actually sa environment nila, at mas posibleng the situation becomes more conducive to learning. So, kung pwedeng panoorin po muna natin yan about the possible stimulating behaviors na ginagawa niya, there must be something tactile na, na gusto niya about long items. Is it because ang dami niyang pwedeng gawin sa mahahabang bagay, pinupulupot niya, or hinihimas lang ba niya to throughout its length? So these are the things that I want you to consider. Now, for whatever reason you have na baka ayaw mo or gusto mong mapalitan ng ibang bagay possibly, but still giving the child the stimulation na gusto niya, like kung napapansin mo nga na ang ginagawa niya doon ay gumagawa siya ng knots, baka naghahanap lang yung kamay niya ng kabibisihan. So gusto niya ng movement ng kamay niya. So hanapin natin yung trait that what could be causing this behavior. Bakit kaya gusto niya ito? What is it that is calming to this child? And if you're concerned naman that it is too repetitive, na parang feeling mo, akaso teacher, yan na lang at yan na lang at yan na lang yung ginagawa niya. I gave tips before on how to play respecting the different kinds of play of children. So for example, gusto niya tong lubid, you can introduce things little by little doon sa gusto niya sa strings or sa lubid. So possibly habang naglulubid siya, mag-aabot ka ng mga beads. Tapos pwedeng gamitin mo yung string pero nagbibid ka. So now naka-introduce ka na ng new activity na posibleng magustuhan din niya. Or hayaan mo habang ginagawa niya yung kung ano mang ginagawa niya with the string, pwedeng mag-comment ka lang to show the child na ina-acknowledge mo yung ginagawa niya. So, oh, hinihila mo. Ang sarap na ng texture, medyo rough siya. So, just talk about yung ginagawa ng bata. So, dahil hindi ako sure kung ano particularly pa kasi, and disclaimer for everybody who has a question. If you feel like, oh, parang alayo yung sagot ni teacher, just understand that when I answer questions dito, syempre base lang yan dun sa kaunting background na ibinigay niyo. So if you have any follow-up questions to this, I would gladly answer this again later. Hello to Mary Grace and Rufa and Liz. And Ruby says, hi teacher, I've been watching your videos on YouTube since my baby was diagnosed with ASD 1 month ago and you really enlightened me. I'm so happy kapag nagiging useful sa inyo yung information. Thank you so much for being here. Sobrang init. Grabe na mamawis yung ilalim ng eyebags ko. Okay, we have another question on YouTube. Ask ko po, na-check po ng deathbed yung LO, 3 years old male with diagnosis of GDD with some signs of autism, pero wala pong sinabi ang deathbed namin kung may follow-up po siya or hihintayin na lang po bang makapagsalita, nag-OT po siya. Usually po, ang checkups natin kapag gumawa na kayo ng some sort of intervention is 6 months. Bakit? When we try something new, kunyari, dati wala siyang any intervention at all, tsaka dati pre all the suspected diagnoses, kunyari, hindi pa kayo sure, pero dahil nabanggit na itong condition na to sa inyo, ngayon mapag-aaralan nyo na kung anong ibig sabihin ng condition na to, ano kayang pwedeng mga subukan para makatulong sa ganitong condition. So, when you now come home from that and you can try something new, like nabanggit nitong nagtatanong, ay nag-OT na siya ngayon. Usually, we want to get a DevPed checkup every 6 months kung wala din namang problema sa financial capacity or sa pagsischedule sa DevPed. Bakit? Within 6 months, kapag nag-respond ng sobrang maganda yung bata doon sa kung anumang changes na ginawa ninyo, ang daming skills na pwedeng lumabas doon eh. Especially when we're talking about children, sabi nga dito ni mommy, ay 3 years old siya.
So children from 0 to 3 years old, especially, and I'm not saying na beyond that, hindi na, pero especially children from 0 to 3 years old, grabe yung laktaw ng dami ng natututunan nila in that amount of time. So 6 months is actually a long time when we are trying to do interventions. Interventions are anything from occupational therapy, yung mga batang may possible needs din for physical therapy, like yung may mga cerebral palsy or anything with muscle tone issues like Down syndrome, and speech therapy, or yun nga kami, speech language pathologists. So when you try any of these interventions, and gusto makita ngayon ng DepEd for sure kung hiyang ba siya dito, or so kung hiyang siya dito, baka pwede siyang magdagdag pa ng interventions to your plan. Pero as after 6 months, parang parang hindi pa tayo na masyado nakakita ng progress, maybe there are other things na kailangan i-adjust. Like, and so many factors, even the factors that sometimes we don't think about as important are really important. Like, what if hindi pala siya nagpo-progress sa OT kasi dinadala mo siya doon during the time na dati nap time niya? So, nagambala mo yung routine ng bata. And every time pupunta siya sa OT, ano na pala siya? Cranky na siya. Or hindi. And when you're cranky, it's an emotional, you have emotional changes in your body, hindi ka ready mag-learn, you're very dysregulated. If you hear me use the word dysregulated a lot, regulation just means finding a balance. So when you're dysregulated, nawawala yung balance sa katawan at utak natin. So crankiness is a manifestation of a dysregulation. So these are the things that and the details na gusto kong maire-report nyo sa mga doktor nyo or sa therapist nyo at least every 6 months. And this goes the same for your therapist if in case kayo yung family na parang caregiver yung maghahatid ng anak nyo sa therapy, tapos you hardly see the therapist face-to-face, I suggest even yung mga feedback nyo, at least, kasi dapat talaga more yung parents, ay makapag-touch base sa therapist nila. Like, at least once every 6 months, but ideally once a week sana there is a way to have feedback or communication sa therapist and the family. So I hope that answers your question. Because actually, ang dali naman ng question yan. Dali ko lang talaga. Okay, here we have, Lalin says, may anak akong 5 years old na diagnosed ko siya ng expressive disorder delay. May chance pa po ba makapagsalita ang anak ko? Okay, so there is one thing that's confusing me here is that yung term na disorder and delay are two different things. But to answer your first question first, na may chance pa po bang makapagsalita, for me, always may chance. We would not be therapists if we think there is no chance for any progress. Like, bakit pa namin ipuput in yung work kung feeling namin walang chance yung mga bata or yung mga taong tinutulungan namin hindi magpa-progress? There's always hope. Laging may chance na magsalita. There are certain very specific considerations na hindi makakapagsalita yung bata. And I mentioned this in a reel that I made earlier this week ba yun, or late last week, na sinabi ko, kunyari, meron palang hearing impairment yung bata, hindi pala kayo naririnig. At kapag hindi nakakarinig yung bata, hindi makakapag-imitate yung bata kasi hindi niya naririnig. Anong i-imitate niya? And imitation and hearing those sounds are the ones that will prompt us to learn speech sounds. So, it might be possible na hindi matutong makapagsalita yung bata, but it doesn't mean na hindi sila matututong mag-communicate. So, I just want to point out na in the word speech language pathology, language here is synonymous or halos parang
ginagamit namin alternatingly yung term with communication. So language is communication and speech is just one form of communication, and that is spoken word. So kapag sinabing expressive disorder, kaso dito nga sinabi mo, disorder delay, yan yung next kong pupuntahan. So pag sinabing expressive, explain ko muna sa ibang hindi pa nakakaalam nito, yung communication natin needs receptive language skills and expressive language skills. Ang receptive language skills ay naiintindihan ba natin yung mga salita kapag kinausap tayo. Kapag sinabi ba sa ating book, ah, ito yung book, alam ko yung book, maituturo ko. Kapag sinabi sa akin, point to the book, kahit hindi ako magsalita. Yan ang receptive language. Kapag expressive language ay yung pagmumuestra, hindi ba siya nakakapag hi or bye, hindi ba siya nakakapag use ng gestures like kapag ganyan, kapag gusto niyang magpakarga, hindi ba siya nakakapag sabi sa'yo ng specific, like pointing, kung anong gusto niya, and then after gestures, hindi ba siya nakakapagsalita. So kapag may expressive disorder, that means na siguro nakita ni Doc na okay, nakakaintindi, ang dami niyang naiintindihan. So okay ang receptive language niya. Base lang sa sinabi mo ha. Pero yung expressive language niya ay kailangan pang ma-improve. Ngayon, the next that I want to clarify here is disorder ba or delay? So, mayroon akong video about differentiating delay and disorder kung sakaling gusto nating mas mahabang explanation. Para lang kasi marami akong mga nanonood dito na alam-alam na ito. So, para mas maikli lang yung maibibigay kong summary yung sagot sa'yo, pero pwede mong balikan ang episode 37 sa YouTube to explain to you ang pagkakaiba ng delay or disorder. Pero basically, ang delay is, merong mga skills na nakikita ka sa bata, tapos parang marami-rami yung skills na magkakakumpol, very typical skills na yan yung skills na halos magkakasabay talagang lumalabas in a person. In the typical patterns of development. Pero, nahuhuli niyang ma-learn yung skills na yon. Then that is something that we would consider na de-delay yung kanyang pag-learn ng skills. Now, in the word disorder, I find na maraming emotional reactions sa word na disorder. And I think it's because when people hear that it's a disorder, ang una nilang naiisip ay sakit. Pero ang disorder po ay hindi sakit. Ang ibig sabihin ng disorder ay ang order, di ba? Ang order is ang pagkakasunod-sunod. There is an order to things. Ito ang usually nakikita kong order ng mga libro ko. Ito ang mga order ng color of the rainbow ay red, orange, yellow, green, blue, violet. So when we say that there's a disorder, it just means na yung usual nating pagkakaalam ng mga bagay ay hindi nasa typical order, na disorder siya. So ang mga posibleng makita kapag disorder ay, kunyari, nakakapagsabi ng napakahabang nursery rhyme, for example, pero hindi pa siya makapagsabi ng, let's say, mama or papa, or hindi pa makapaghingi ng kahit anong gusto nila, like milk or water. So, yung skills na to, usually kasi nakikita pa natin in the typical order of the sequence that we see development, usually nakikita pa natin later on. Pero kung nauuna yung skill na yon, then na-disorder lang yung skill. It's not in the typical order. And there are now newer studies, recent studies in the last 10 years showing na actually
It's just because hindi pa natin naaaral masyado yung itong style ng learning na to. Pero meron talagang style of learning where nauuna talaga yung, let's say, longer phrases or chunks of words than single words. Pero ang kailangang maintindihan dito is ano kayang nakakapag-cause nung disorder niya. Is an underlying condition to the expressive disorder? Or could it be something in the environment na nagkukulang ba siya ng real human interaction? Kaya ang mas matututunan niya ay conversational words? At baka ang mas marami niyang nakikita ay TV lang or gadget lang for like how many hours in a day. So these are factors that will contribute to the possibility na iba yung appearance ng yung order of appearance ng skills. And then like I said, that there is a newly studied way of learning called Gestalt Language Processing. So for all these videos, you can go to episode 37, Delay or Disorder. And for an introduction, like introduction lang kasi talagang napakakalingkingan pa lang yan ng new study na to. But if you want to learn about Gestalt Language Processing, as in yung mga batang parang nahahaba na lang nasasabi, pero hindi pa nakakapagsabi ng mga single words, you might want to look at my video on episode 73. So I hope that that answers your question. Babalik ako ngayon sa YouTube. Dito sinabi, hello Alice! Okay. Here may nagtanong na, ang dami ko pong natutunan sa mga live niyo. Sabi ni, hindi ko alam kung gusto niyo magpa-shoutout, pero sabi ni IS, yung anak ko po 7 years old sa regular school, dati po ang bilis niya magsalita at hindi maintindihan. Ngayon po maayos na po at naiintindihan na. Thanks po. Oh, ang ganda ng progress mo. I'm so happy for you. Thank you for sharing that with me. Oh, ang saya-saya. So let's all be supportive of everybody else's successes here and always think that mararating mo rin yan with the right mindset and the support na maibibigay natin sa mga bata. Kaya natin yun together. And education of ourselves. There's another question here sa YouTube. Nagbabago ba ang assessment or diagnosis sa bata after makareceive ng intervention? Like if na-diagnose ng ASD level 2 with language disorder, nagbabago pa po ba yun? Okay, very good question. And I don't think I've ever publicly answered a question like this. So, unang-una, pwede bang ma-change ang isang diagnosis? Because I feel like there's different ways of reading into this question. So una muna, just from a therapist standpoint, paghiwalayin ko muna yung diagnosis of ASD, sa mga hindi nakakaalam, autism spectrum disorder, and the diagnosis of a language disorder. Sa language disorder, yes, pwede mo bago. Kasi kapag nga nabigyan na natin sila ng help, like kapag napag-speech therapy natin sila at nabigyan natin sila ng tools to be able to help themselves with their... Kasi yun ang gusto natin eh. In therapy, habang bata pa sila, finifeed natin syempre yung support doon sa bata. Anyway, tayo yung mag-a-adjust. When we're dealing with older kids na, and they still have difficulties with their communication, ang gusto na nating maturo is coping strategies for the children. When they know what they have a hard time with, we can help them think of ways, problem solve, by giving them tools na, pag ito na yung nararamdaman mo, oh, hindi ko masagot tong question na to, bakit ako nahihirapan sumagot ng question na to. Now, dapat maging super aware na sila na, okay, sabi ni teacher, pag ganito, ano muna ang gagawin ko? I-breakdown ko muna yung mga words. Ano yung mga words na alam ko dito sa tanong na to? So, tools like that. So, once we are able to give these people the support that they need, however that looks like, kahit bata pa sila or kapag school age na sila, pwedeng mawala yung language disorder. Because, hindi na... disordered yung skills nila kapag hindi na sila, kasi, di ba, we're talking about skills and the appearance of skills in a disorder. So once, let's say,
they are now able to solve their problems or their difficulties, B, masasagot na nila yung question. My example here is answering questions. Hindi masasagot na nila yung questions. Pag nasagot na nila yung question, then there is now a skill of answering questions which was absent before. And if that's what was making it, or what was giving us the clinical impression of it's a language disorder because the child still cannot answer questions, for example, kapag present na yung skill na yun, edi parang wala na tayong problem. Wala na tayong nakikitang apparent difficulties ng child, and it's possible na parang mag-graduate na niya yung language disorder. However, it is very different for autism spectrum. Why? Because autism spectrum, when it is diagnosed properly, goes through such a long checklist, and with an able practitioner or professional, it should have gone through a differential diagnosis first, like ginawa ko rin to, and like a reel that I did last week, I think, where hindi muna kasi natin masasabing autism yan. We need to go through, is it autism or could it be blah, 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 blah. And once you cross-check all of those, then you can make an autism diagnosis. Now, if na-diagnose na properly and we're confident na tama yung autism diagnosis, hindi po mababago yung diagnosis kahit na nag-present na yung child with improvements. Why is this? It's because if tama, and I keep going back to this, if tama yung diagnosis ng autism, it means that those difficulties will be lifelong. But just how I explained it for the language disorder, maybe once we've equipped the individual with enough of the tools and the support na kailangan niya, it seems only to us outside the child or the person, baka nakikita lang natin, ay, parang wala na. Parang hindi na siya bothered. Parang hindi na siya nahihirapan. But all those difficulties could still be happening in their minds because it's a neurodevelopmental condition. Hindi lang natin nakikita because kaya na niyang i-problem solve or mag-adjust on their own, or because of how many amazing accommodations na nagawa ng environment niya, nakakapag-thrive na siya. But it doesn't mean that those difficulties are not still present. And that is why I say, and sorry, parang when I say parang inimbento ko. That is why the autism community agrees that it is a lifelong identity. And that this question is so relevant because just last week also may on a reel na rinipost ko from last year yung autism true or false ko, and then dun sa comment ay dun sa part na ang autism ay panghabang buhay, and then me nag-comment with that quote na ang autism ay panghabang buhay, tapos sabi niya di ako hindi ano nga sabi niya, sorry ah guys, hindi ko verbatim, pero ang sa pagkakatanda ko ay hindi ako naniniwala, parang ganon. So this is the explanation for that, where may dinagdag pa pala siya dahil yung anak ko nung bata siya, ang dami niyang ano ganito ganito may sinabi siya, pero ngayong parang 13 years old na siya, okay na siya. Na parang sa akin, it could have been ang ganda nung supports na binigay niyo dun sa bata. So now the child is thriving, and so nabawasan natin yung mga things that make it difficult or made it difficult for him to thrive before. But autism is for as long as you live, hindi natin alam if they have different sensory processing, if they have difficulty understanding social cues of people, or parang na-memorize na lang na kapag nakita ko yung facial expression na yan, ibig sabihin galit na siya, so dapat hindi ko na, you know, hindi na ako, or parang magki-careful na ako sa sasabihin ko, which is something that we do ha, kahit
as a neurotypical, actually hindi ako sure kung neurotypical ako. Sa mga matagal na dito, alam yung naghahanda ako for my ADHD diagnosis. But we do that. Once, di ba, for social cues, lahat tayo, we kind of base our actions and reactions to people based on how we see other people feeling about a situation. So, these are actually some of the things that we try to teach older autistics namin. Is to identify facial expressions, feelings, so that they can respond appropriately based on their feelings and the feelings of other people. Sobrang layo na nung sagot ko. Ano ba yun? Pero, so yun yung explanation. And so, on the flip side, sabi ko nga kasi, di ba, kanina ko pa yung ulit-ulit, na if the autism diagnosis was made properly, because there have also been, and sa totoo lang, I don't remember anymore the names, pero I have heard of some diagnoses na parang feeling ng parents, parang napansin ko na there was always a doctor who was making a diagnosis. Tapos, parang tatlo na ata yung parents na nagpunta sa akin saying, teacher, parang hindi talaga. I mean, dinala ko lang siya for like this small issue. Tapos, dinagnose daw yung bata ng autism. So, yun. It also depends on the ano bang word? The comprehensiveness of the assessment of the professional. Kung nagkamali ba ng diagnosis or hindi. And in which case, I mean, very unfortunately for everybody involved, pero dahil tao rin tayo at tao rin yung mga DevTech, there is still human error naman talaga. So, kung nagkamali man yung autism diagnosis, it might be that a certain individual was presenting with so much more characteristics nung dinala siya for assessment. And then later on nga, parang nawala na yung characteristics. So, these are considerations that we have to think about when talking about autism. But I would also like to give a disclaimer na I am merely speaking from my 11 years now. Last week, nag-anniversary ako. My 11th year as a speech, practicing speech therapist. So I am only talking about autism from all the research that I've read, all the people that I've worked with, not just the autistics themselves, but their families. But by no means am I an autism expert. So gusto ko lang sabihin yun sa inyo. I also have so much to learn pa. So yeah, let's all learn together. That was, for me, that was such an interesting question. Thank you. Sana hindi na boring mga tao dyan sa pagdadadada ako. Hello, Luz! And hello, Liz! And Sarah! And Sherilyn! And Leia said, hi, ano pong video ang uunahin ko? ASD3 po yung anak ko. So, this has been coming up. Oh my gosh, nag-burp ako sa harap niyo, guys. That's a first. Close na tayo. Ano ba yan? Okay, so, I don't know kung napansin ng ibang tao dito na merong mga nagsabi, ASD level 2 po, ASD... Kapag sinabing ASD3, I'm assuming ASD level 3 yung gusto niyang sabihin. Pero sasagutin ko muna si Leia para okay na siya. Ang unahin po, ano ba yan? Ang recommended ko na unahin mo kapag kaka-diagnose pa lang po ng anak ninyo or nakaka-identify pa lang niya as autistic and then wala ka talagang idea kung ano ang autism, educate muna natin yung sarili natin about autism and other topics that are related to autism. So, I have a playlist on YouTube. Kung hindi kayo familiar kung paano gawin yun sa YouTube, pagpunta nyo po sa channel ko, makikita nyo may mga tab dyan. Home, videos, shorts, live. Sa pinakadulo ata, may playlists. Pag
press nyo po yung press talaga. Pag i-click nyo yung playlist, lalabas dun yung mga parang grinoupings ko na ng mga videos na sunod-sunod depending on the topic. So, panoorin nyo po muna yung autism playlist ko kasi may 18 videos na dun that can help you start your education into autism. Just a bit of a daming disclaimer today, no? Alam nyo guys, meron kasi akong mental health thing going on where parang nagkaka-imposter syndrome ako. So dami ng mga hater din. Ang dami, mas marami kayong lovers. Mas marami kayong magalang and grateful and awesome people. Pero meron ding haters na, minsan talaga naapektuhan ako. So minsan parang, ayoko na lang mag-post. Ayoko na magsalita. So, disclaimer lang para hindi na rin ako awayin is that meron akong videos dyan made in 2020 and I have learned so many new things just from 2020. It's been 4 years since then. So should there be anything that confuses you because sinasabi ko ito ngayon, pero parang contradicting siya dun sa sinabi ko noon, you can just always ask me or comment on that video. Guys, mas nare-replyan ko ang comments. Hirap na hirap po talaga akong mag-reply sa inbox kasi sobra na. Overwhelming po talaga siya. So if you have a question on a particular video, dun nyo sa video i-comment at mas matutugunan ko po yan. So I hope that helps you, Leia. But now, I want to talk about the ASD levels. I actually have been wanting to make a longer video on this. So actually, gagawa na lang ako ng longer video on this para mas ma-organize ko rin yung thoughts ko. But just to give you an introduction sa mga nagtataka bakit kayo nakakarinig ng ASD level 1, ASD level 2, ASD level 3. Three levels po yan in the medical model of diagnosing autism. When they say the levels, they are classified into how much support the professionals think the child needs para maging happy and ready to learn yung bata. So ASD level 1 means needs minimal support, but still needs support. Okay, you cannot be diagnosed with autism and not have a difficulty with something. Because if it were such, hindi ma-identify yung autism. If everything is fine and all is well, hindi ma-identify yung autism. So there is always a level of difficulty in diagnosing or identifying autism. There is a huge discussion in the extremes in the autism communities themselves. So I don't want to go into it so much. But I just want to say even level one, to be classified as level one, means they need help with something. But it is minimal amount of help. So for example, a minimal amount of help would be trying to keep initiate conversations or make friends in school. So they still need help with that kasi let's say, what if hindi kusang nag-a-approach yung bata sa ibang kids, di siya comfortable with interacting with other people. What are the things we can change in the child's environment that will make the child possibly more comfortable interacting with other people? So that's an example of a level one minimal help that the child needs. Now, I can get more into detail about the differentiation between level 2 and level 3 in the video that I want to make. Pero just to show you, introduce the concept to you, pag sinabing ASD level 2, then they need a moderate amount of help. Like possibly, they need help with schoolwork, learning how to read. They probably need verbal cues sometimes when you're asking them a question and then hindi sila regulated, so you have to regulate them first, tapos bago nila ma-answer yung question, or giving them tactile cues para maka-pay attention sila, so things like that. So moderate amount of help. And then if ASD level 3, that means they need a maximum amount of help, and that means that they probably need help with everyday
activities like, for example, kahit 4 years old na siya, kailangan pa rin niya ng, what is, let's make it more obvious. Like, let's say, 8 years old na siya, pero fully ikaw pa rin ang nagsusuot ng shoes niya, ikaw, kailangan pa rin niya ng tulong with feeding themselves. So these are examples of level 3 supports that need to be given. So when we, so just to summarize, the ASD levels, when you see the levels, it means the amount of support that we want, ideally, to give to the individual para makapag-learn, to maximize their happy lives. So I hope that helps you. And then, hello to Jade and Maria Cindy. And thank you for sharing, Jennifer. And hello, Camille. And Brenda, good afternoon from Doha, Qatar. Wow. And Sherilyn is from Trece Martires, Cavite. Hello, Aljan. And Deborah Lee says, paano po kaya maaliw yung mga pagsasalita ng anak ko ng mga napapanood niya? Parang delayed echolalia siya. Diagnosed po siya ng ASD. So, for the ones mo naman na hindi po familiar sa ibig sabihin ng echolalia is kapag gumagaya sila ng sinasabi ng iba. So, whether yung iba ay akong kausap or naririnig nila sa TV or sa mga pinapanood nila mga videos. So, sinabi din ni Beverly, alam niya, oh, mayroong delayed echolalia. Delayed echolalia is kapag parang hindi niya narinig right now. Kanina pa niya narinig yun or kahit kahapon pa niya, pero inuulit-ulit pa niya yung words or phrases na yun. Which is different from immediate echolalia or is it immediate echolalia, which an example of which is kapag sinabi mong, what do you want? Sabi niya, what do you want? Or parts of what you said, what do you want? Want. Ganyan. So that's an example of immediate echolalia. So kapag may delayed echolalia, yung isang autistic, and why did I specify? And thank you for sharing na identified siya as autistic because it makes such a difference because karamihan, nakikita ngayon natin sa bagong studies, a lot of autistics learn in that disordered in quotations because some people don't like to view it na as a disorder. Pero a lot of autistics actually learn talaga to use phrases and chunks of messages earlier than single words. Ito na nga yung nabanggit ko kanina, gestalt language processing. So kapag gumagamit siya ng delayed echolalia to communicate, we actually like this because it's a start. It's something that we can use to communicate with a child. And I have an episode on echolalia. Feeling ko memorize ko na to. Tama ako. Episode 33, echolalia. Because ina-explain ko dyan, ang pinaka-importanting part kapag may delayed echolalia ang isang tao is to find out what are they trying to say. Are they trying to use the echolalia to communicate? And here also, I differentiate in that video kasi hindi lahat ng delayed echolalia is just thought language processing. Some delayed echolalia could be an auditory processing problem. So yeah, you also have to identify that. And you can do that by observing the child. So please watch the video on echolalia because I go into more detail. So when it's someone autistic though that we're talking about, I am leaning towards presuming that gestalt learner siya. And therefore, if inuulit niya to, please try to observe kung ginagamit niya itong mga strings or dialogues or scripts to communicate with you. So sa mga bago dito, and madalas ko na rin itong ikwento sa mga
matagal na dito, pero para sa mga bago, one of the examples that I always use to describe Ecolalia as communication is this girl that I'm still working with. When I first met her, zero talaga yung nasasabi niya. Kahit mama, wala siyang nasasabi. Pero lahat ng sinasabi niya galing sa dialogue or nursery rhymes na napapanood niya. So, unang trinay namin is, syempre yung sinabi ko is screen rehab. Sabi ko, I wonder mommy kung overstimulated lang siya talaga. Pero kahit tinanggal na yung screens, the improvement was very small. What does this tell us? That's why I always say, try screen rehab first. Because kapag nag-screen rehab, makikita natin if it was the screen that was causing the problem or really there is some other thing causing the problem and therefore it's not the screen and maybe the screen can actually help them. So I never get this far into the discussion because hindi ko naman kayo actual na pasyente, diba? So never humahaba yung discussion into this. So it's a good opportunity for me to go into the thought process of, so for this girl, we went on screen rehab. Syempre, as with everything, may better attention with the screen rehab, less meltdown, less crankiness, pero hindi nawala yung delayed echolalia niya. What does that mean? That the delayed echolalia is actually being used by this girl to communicate. Na mas naging evident after the screen rehab. Kasi dati, parang wala akong makitang meaning pa doon sa mga gamit niya sa echolalia. I'll give you a specific example. Yung ginagamit niya dating echolalia was laging mommy finger, daddy finger song, yung mga favorite niya, tsaka Five Little Monkeys, at tsaka itong dialogue na hindi ko alam kung saan galing, pero lagi niyang sinasabing, it's a rainy day. So before screen rehab, sinasabi niya to, tapos parang hindi ko makita sa context ng ginagawa namin that it was connected to what we were doing. Pero after screen rehab, dun ko napansin na, oh my gosh, yung ginagamit niyang echolalia was her trying to communicate. Because now, mas nakita ko na she would only say, oh, it's a rainy day, kapag may gusto na siyang gawing ibang bagay or na-frustrate siya. For example, may finiform siyang puzzle, tapos kanina pa niya tinatry, tapos hindi niya mabuo yung puzzle kasi hindi niya mapagkasya ng tama yung puzzle. So sabihin na niya, it's a rainy day. So she uses it's a rainy day to show and communicate her frustration. So don't dismiss the echolalia of your kids or your loved ones, but dig deeper and investigate where is this coming from? What is the feeling behind this script or this dialogue or nursery rhyme? When do they use it? And what do you think they're trying to ask? So, yeah, that's what I want to, that's how I want to respond to your question now. So just to make it clear, kasi hindi ko masyado actually maintindihan yung paano maaliw yung pagsasalita, pero, I think you meant paano maalis yung pagsasalita niya ng delayed echolalia. At this point, ayaw nating maalis yun. But we want to improve on it. So, some techniques that I want you to try is, kapag naintindihan nyo yung ginamit niyang echolalia, actually, kahit di nyo maintindihan. Kunyari, ito nga, it's a rainy day, tapos nakita kong nasa sad siya. So, ulitin ko muna yung echolalia niya para ma-acknowledge ko muna na, oh, I hear you. Naiintindihan kung may tinatry kong sabihin sa akin. So, sabihin ko muna sa kanya, oh, it's a rainy day. Oh, I think you're sad. Hindi mo mabuo yung puzzle. It's a rainy day and it makes me sad. Kahit na hindi rainy day. We just acknowledge and try to build on the language that they're using now
Because in another video that I said, I think episode, ano ba yun? 14 ba? Scaffolding. We always meet them where they are at. We cannot expect them to meet us where we are at. Kasi kung nandito na yung language skills natin, hindi naman sila ang hahabol sa atin. Tayo muna ang pupunta doon sa skills na meron sila at i-build natin from there. We will scaffold. If anyone is interested in scaffolding, I talk about this in episode 14. Yeah. And sorry guys, hindi ako masyado nakakasagot ng ibang questions ngayon kasi ang dami kong gustong panoorin. Ang dami kong gustong pag-usapan about autism. So, meron din pala akong gustong i-address na mga comments. So, sometimes may mga magme-message sa akin about some of my videos where I use the word autistic. So, some of them are very respectful naman. So, there have been people who comment on my videos saying your videos are so informational and helpful, but autistic sounds very harsh. I wish you would use person with autism. So I want to discuss this with you because I hardly get the opportunity to discuss this. And para na rin sa inyo kung may mga nakapansin sa inyo na ito yung preference ko, which doesn't, if you use something else, doesn't make your preference wrong either. It is just my preference because I find that in the autistic community themselves, ito yung preference ng karamihan. Actually, yung statistic na karamihan, hindi ko rin ma-quantify kasi wala pa namang nag-survey sa kanila na how many of the entire autism population prefers what. Pero sila yung madalas na nag-advocate online. And so, sila yung nababasa ko. Now, let me explain. Nung nasa college kami, ang tinuro din sa amin ay person with autism. Ito daw ang politically correct or sensitive language to use in terms of autism. So this is called the person first language. Sinasabi kasi nila na, oh, it will be better kung we respect the person first before the condition. So ang tagal na yan ang paniniwala ko at karamihan din yung SLP community because from that standpoint, you would understand na, oh nga no, parang it seems like there's more value for the human. But after I heard the identity first language, parang nag-change yung mind ko. Because now, a lot of the autistics who are able to advocate for themselves, nakakapag-speak up sila to explain their point of view, they say that autism is their identity. It is not something that they can take away from their person. Removing autism will completely change who they are. And some of it have described it as kapag sinabi mo kasing a person with and then a condition, then it's as if that condition is something that I can remove from myself. So, kunyari para daw siyang sakit. Kasi parang, I have COVID or I have the colds, I have the cough. Pagkatapos ka na dun sa flu mo, sa colds and cough mo, wala ka ng colds and cough. So, natatanggal siyang aspect. So, you are not a person with a cough. So, dito sinasabi nila, autism is so much a part of their identity. That's why it's called identity first language. And that's why they prefer to be called autistic. So, yan lang naman ang explanation for anyone who was ever curious about why this was. But because we never know what a person prefers, we have to respect all preferences. So, I'm not telling you, dapat identity first na rin ang gamitin nyo. No, no. Whatever you are comfortable with, especially the autistics themselves.
until the autistics can speak for themselves. And if you are a parent or family member who may have to explain the two models of the two languages that they have options for, if it matters to them, then they can make the decision themselves. So it's important to ask. If we meet someone autistic, well, actually, when you're in a conversation with someone who is autistic, hindi naman mabibring up yung, are you autistic? I mean, hindi naman din siya respectful behavior. But should it come up, you can ask them, how do you want to be referred to? Do you believe in person first language, or do you believe in identity first language? And then there are also people who I have met that don't have any preference at all. They were like, I don't care. You can refer to me as anything, just treat me with respect. And tama nga naman, the most important thing here is that we respect one another and try to help one another, you know, regardless of neurodivergent or neurotypical. Guys, we're all here on this earth, so short. Our lives, you know, it must be to better someone's life, right? So let's all just be kind and respectful and open-minded. And, you know, that's, I've been wanting to talk about that. And then here we have, hello, Henny. This is a new name from Albay. Albay! Malapit dyan ang daddy ko. Hello, Shakwesta. Hello, Lizelle. Ay, saan ako sa QC? Actually, guys, nakatira ako sa QC. Pero yung face-to-face clinic ko, sa BGC ako nag-work. Pero then, wala na akong availabilities. So, actually, nag-set aside. Kung meron sa inyo nakapansin na pwede kayong mag-book ng household coaching sa akin on Facebook, actually, guys, free time ko yan. Nag-allot na lang ako ng certain 1 hour per day in the week to try to help out more people. Pero sa totoo lang, wala na talaga akong free time. So kung gusto niyo po ay i-direct ko kayo sa isang center na kung saan kayo malapit. Okay, may isa pa tayong taga-Trese dito. Hi, Charibel. And hello. And I'm sorry that I cannot read this. You're welcome, though. And Lizette said, can I message you? Okay, to be honest, guys, ha? Of course you can message me. But it takes so much of myself to answer so many questions in a day. Because like I explained in a post I made a few days ago, when I answer your question, it's not just yes or no. It's not just panoorin mo tong video na to or hindi. Because I first have to ask, what's your concern? Anong napapansin niyo sa anak niyo? It takes up so much of my time. So, I can only answer a few questions a day. And it piles up because I receive like 20 messages a day. So, please huwag pong mag-isip na ayaw kong mag-respond. Guys, gusto kong mag-respond. Hindi lang kinakaya ng katawang lupa ko na mag-respond sa lahat. Though I find it easier to respond to comments, especially if your comment is to a related video, para may context na ako tungkol saan ba yung tanong mo, related sa anong video yung tanong mo, para mas mabilis ko na rin kayong masasagot. Yeah, that's it. So if you guys want to hear more from me, maybe interact with me on the comments than the inbox kasi sobrang overflowing na po yung inbox. But yes, I'm not stopping you. You can message sakaling yung sa'yo ang mababasa ko bukas. Let's see. Hello, Joms. First timer. My kid was diagnosed with ASD with language impairment and support in social communication. Anong pwedeng activities at home na pwede kong gawin to enhance skills? Thanks so much. So very specifically for the ASD first, the first advice lagi kong binibigay is understand the sensory needs first. Kung yung bata ay may different sensory needs, as in ayaw ba niya ng loud sounds, ayaw ba niya ng bright lights, or gusto ba niya ng tinitingnan yung mga detalye ng mga bagay, or gusto ba niya ng
laging may kinakagat. Find out what the sensory profile is of the child first. And I want you to make a sensory diet. Two, always make sure that the child is regulated. Next, if ang... kasi ang broad po ng language impairment, what does the child have problem with now? Is it answering questions? Is it understanding stories? Is it understanding mga figurative concepts? Figurative concepts are yung mga hindi literal. Yung parang, kunyari may pinakitang picture ng banyo na may watery footsteps, tapos tinanong ka, anong nangyari dito? Ano kayang kaka-transpire lang dito sa banyo na to? So sa atin, with those cues, alam na natin, may naligo, tapos hindi pa siya tuyo, lumabas na siya ng shower. So that's an inferencing skill. So yung mga ganyang skills ba siya nakihirapan? Kasi karamihan ng mga higher order language goals namin have inferencing skills, for example. And for social communication, you know what the best is talaga? It is either reading stories together, reading books together that have a lot of yung mga how do people respond? They're paying close attention to how people respond to this certain situation. Look at their faces. Try to get through to identify facial expressions. So these are things you can start with. Or kung medyo malaki na yung anak ninyo and wala naman siyang problem with screen addiction or anything, co-viewing videos is also a super good thing that you can try with older autistic children. Like, mapapanorin tayo yung video, tapos check mo kung naintindihan niya, and then you'll have a conversation about it. Or, unti-unti yung panoorin yung video, like, okay, we're gonna watch this video, pero magsa-stop, stop and talk, and then go, and then stop and talk, ganyan. So, pwede mag-play ka ng part of the video, tapos i-pause mo, sabi, oh, bakit kaya siya umiiyak? Anong nangyari? Ayun, mga ganyan. Para ma-improve niya yung social, picking up social cues, mga ganyan. I hope that helps you. And guys, oh my gosh, time flies when you're having fun. It is 6 o'clock already. So I am so sorry that I'm not able to answer more questions today. But I hope na yung mga napagkwentuhan naman natin ay useful for you guys. I'll try to be back here again next weekend. And sa mga hindi pa sa inyo nagsusubscribe sa aking YouTube channel, nandun po talaga lahat, like, promise, lahat ng ginawa ko informational, educational videos ay nandoon, where there are tutorials on speech therapy techniques that you might be able to practice, you should be able to practice effectively at home. And kung hindi pa po kayo nag-follow and like sa Facebook, it really will help for other people to find us also para mas marami pa po tayong matulungan. And hanggang sa muli, happy talking and mabuhay. Ang init guys, hindi tayo ulit. Bye. And for my YouTube, bye guys. Actually, hindi ako marunong. Bakit ayaw mag-end mo sa YouTube? Ayun, end stream. Bye-bye.